Lahat ng mga kontra dito, mag-comment kayo. Pasakop, huwag matigas ang ulo. Pag hindi ka kasi nagpapasakop, eh gusto mo, ikaw yung masusunod. Ikaw yung gustong maging presidente at gusto mong ikaw yung mamalakad. Oh, mag-comment nga po kayo, mga kababayan, yung mga magagaling dyan. Yung mga environmentalist natin, yung mga akala mo kapatid ni Einstein pagka nakapag-comment. Okay, mag-comment kayo. Inahamon ko kayo na mag-comment dito. Kahit sinong umupo, kinokontra nyo, gusto nyo kayo yung mamuno. Kayo yung masusunod. Eh sa Biblia nga sabi, magpasakop sa gobyerno. Kung ayaw mong magpasakop, lumayas ka. Para malaman natin kung ano yung mga nasa isip nyo. Kung meron kayong sasabihin na maganda, magsabi kayo. Kung pangit, sige. Mahilig naman kayo sa mga pangit eh. Basta makapangbas kayo, diyan kayo magaling eh. I love the new Manila. Yan, ito na siya mga kababayan. Nakatapat po dyan sa may culvert yung tubo na sinasabi ko. Ang sukat po nyan mula dito sa seawall mga kababayan, 300 meters, yun po yung nasagap natin na nasabi kung gaano kahaba. Ayan, nung nakausap ko si Yusek Jonas Leones, yun po yung kanyang nabanggit. Kaya pinapakita ko ngayon para malaman nyo kung ano na pong resulta at kung ano nang nagaganap dito sa tubo na ito. At hindi pa po ganap na ilalagay doon sa pinakalagayan itong tubo na ito sapagkat nandyan lang po sa may tubig. At ipapakita ko rin sa inyo kung saan po siya talaga ikakabit mga kababayan. Ayan o, kung makikita nyo, yan po siya. Ilalagay kasi dyan, meron siyang kabitan eh. Kumbaga, isasalpak po yan sa kung saan siya ilalagay. O, kita nyo yan. Ang sabi kasi, kaya mahaba yung pagkakagawa dyan to avoid the anong tawag doon, yung pag nagbahana. Para doon sa gitna po siya babagsak yung mga tubig. Mag-comment nga po kayo mga kababayan, yung mga magagaling dyan. Yung mga environmentalist natin, yung mga akala mo kapatid ni Einstein pagka nakapag-comment. Okay, mag-comment kayo. Inahamon ko kayo na mag-comment dito. Lahat ng mga kontra dito, mag-comment kayo. Para malaman natin kung ano yung mga nasa isip nyo. Kung meron kayong sasabihin na maganda, magsabi kayo. Kung pangit, sige. Mahilig naman kayo sa mga pangit eh. Basta makapangbas kayo, diyan kayo magaling eh. Hindi nga kayo nakakatulong sa bayan eh. Kahit sinong presidente, kinokontra nyo. Akala nyo, hindi kayo nakatira sa Pilipinas. Akala nyo, may sarili kayong gobyerno. Kahit sinong umupo, kinokontra nyo. Gusto nyo, kayo yung mamuno. Kayo yung masusunod. Eh sa Biblia nga sabi, magpasakop sa gobyerno. Kung ayaw mong magpasakop, lumayas ka. Ganun po ang nasasabi at nasasaad sa Biblia mga kababayan. Kung may gobyerno, magpasakop, huwag matigas ang ulo. Pag hindi ka kasi nagpapasakop, eh gusto mo, ikaw yung masusunod.
ikaw yung gustong maging presidente at gusto mong ikaw yung mamalakad at may sarili kang interes na gusto mong gawin. Kaya hindi ka sumusunod. Ganun po. Yun lamang po kasimple. Mga kababayan, parang ano na yan, inggit na yan sa katawan. Kung ayaw mo, lagi mong kukontrahin. Wala kang makitang maganda kahit gagawa ng maganda. Yung gobyerno, maraming pinapagawa, mga infrastructure na yan, mga project of the century. Wala kang makitang maganda. Puro ka daldal, ngaw nga, puro kasigaw dyan, dito. Anong mapapala natin dyan? Sabi nga sa isang kanta, lagi kong inuulit-ulit, Mapa Tagalog, Bisaya, Ilocano, pare-pareho po tayo. Magkaisa para sa bansa, para sa ikagaganda ng ating bayan. Hindi yung kala mo mga alimango kayo na walang ginawa, kundi hilain yung mga paa ng bawat isa. Lahat binabagsak, pataas na nga tayo, hinihila mo yung mga paa namin. Kung ayaw mong tumaas, dyan ka sa baba. Magdikdik ka ng asin kung gusto mo. Kaya mga ito, wala nang magawa sa bayan eh. Puro ngaw-ngaw, puro daldal. Puro sigaw dito. Nako, mula noon hanggang ngayon, ganyan ang ginagawa nyo. Namuti na yung mga buhok nyo dyan. Walang nangyari sa mga buhay nyo. Para lang sundin nyo yung mga baluktot na mga idilyo. Ang tawag doon? Yung mga ideology nyo. Yung mga prinsipyo nyo na gusto nyo kayo yung masunod. Saan nyo ba kinuha yung mga doktrinang yan? Yung mga aral na yan na kailangan labanan yung gobyerno natin. Pwede naman magsalita, pwede nga mag-ano, pero tignan nyo yung mga bagay-bagay din na nagagawa na maganda ng ating pamahalaan. Hindi yung lahat, wala nang nagawa ang ating pamahalaan. Kaya minsan, nagkakabahabahagi yung ating bayan eh. Gusto si ganito, gusto si ganyan, gustong mamuno si ganito, gustong tumayo si ganito. Wala namang kakayanan. Wala namang kakayanan ng mamuno. O, diba? Kung may makita kayong maganda, purihin nyo din. Kung may makita kayong pangit, ibas nyo. Pero lahat pangit, mga kababayan, yung mga nakikita, hindi marunong mag-appreciate ng mga nagagawa. Kahit anong gawin ng ating pamahalaan. Kung may mga iba dyan na gustong sirain, kaya hindi po tayo papatalo, mga kababayan. Tayo mga gusto ng pagbabago. Nandito lang po tayo para suportahan ang ating pamahalaan para sa tagumpay natin. Tayo din ang makikinabang, mga kababayan. Basta mag-iisang dibdib po tayo para sa kapayapaan ng ating bayan. Once again, ito po sa Esme TV ko. Laging sinisigaw ang katotohanan. Basta sa bayan. Nandito po tayo. Maraming salamat. Lalong-lalo na dito sa rehabilitation po. Kaya magsimula na po tayo, mga kababayan, sa ating mainit na isyu ngayon. At talagang itong buhangin na to, lumaki na ng lumaki. Ito na yung simula na mga pasimula na mga gagawin nila ng mga pagtatambak ng mga buhangin dito. Talagang hindi na mapipigil. Wala nang katigil-tigil ito, mga kababayan. Itong ginagawa dito, talagang masaya akong ibalita sa inyo. Lahat, marami po dito, hindi po nawawala ang mga ginagawa nila. Ayan, kung pwede lang, mga kababayan, pumunta tayo dyan sa may buhangin eh. Sa mga susunod siguro, mga kababayan, pagka nabigyan po tayo ng pagkakataon, pwede tayong maglakad dyan. Ilang sandaling panahon na lang yon, tayo ay makakatapak dyan na parang isla na biglang lumutang. Pero eto yung karugtong ng phase 1. Phase 2 na tayo sa Dolomite. At mga ilang panahon na lang siguro parating na itong mga
Dolomite na ito na dinurog ng mga bato na naging puting buhangin. Yun nga lang mga kababayan, ang lagi nating sinasabi at mga kinokomment ng mga kababayan natin. Unahin daw yung mga butas-butas sa mga illegal na tubo para hindi na tuluyang dumumi itong Manila Bay. Ito si Sir, oh. Nakadikit na dito sa may seawall mga kababayan. At pagka ikinalat na yan, eh parang phase 1 na yan, na talagang flatted surface na. Na flat ng buhangin yan. Pwede na nga maglakad-lakad tayo pagka tayo pinayagan. Pero ngayon, dahil nga kapanahunan po ng kanilang paggawa, at hindi pa pwedeng umeksena dyan sa loob, eh hanggang dito lang po tayo sa may labas para makapag-concentrate po sila sa kanilang mga trabaho. Ganyan po tayo magbigay ng mga balita dito. Dapat sumunod kung ano yung kailangan sumunod kung ano yung gusto nilang ipatubad para sa kanila yan. Kasi tayo, magbabalita lang naman dito. O, tara, dito tayo sa kabila mga kababayan. Para mahaba-haba yung ating kwentuhan, eh huwag kayong aalis. Mag-comment kayo dyan. Magsabi kayo ng inyong mga opinion dyan. Para naman may kausap ako dito. Eh, gusto nyong magkipagkwentuhan sa akin, mag-comment po kayo. Mag-comment pati yung mga bago, mag-subscribe na din. Para naman hindi kayo mahuli sa mga balita. Kasi tayo na lang po yung totoong nagbabalita dito. Kasi pag wala po tayo, nako, maiiba yung mga balitang napapanood nyo. At meron nga tayong nakikita na naaaninag doon sa may bandang dulo. Eh merong mga namamangka na nangunguha ng isda. Baka maraming mga isda doon. Mga bangkero yan. Ayan o, makikita nyo. Merong bangka doon sa dulo. Punong-puno na ng isda. May mga lapu-lapu yata eh. At mga talakitok na nahuli. Oh, parang ano na eh, bundok apo na sa taas. Parang gusto ko tuloy umakyat sa tuktok at magsisisigaw. Iisang kulay lang ang ating lahi, ganun. Isigaw natin ang tagumpay, ganun. Para mangasar po tayo. Ginigigil ako eh. O, din pa tayo sa kabila mga kababayan.